So, ang tanong ko, nakapag-negosyo ka ba? Diba? So, hindi pa rin. Okay? Alright, so Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Make and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal. And if you want to enroll sa aking masterclass on how to become a speaker and a coach, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking every page, Dr. Gigi D. Sunga. And sa lahat ng gusto mag-start ng kanilang perfume business, there will be a workshop on September 21 sa Ortigas. So, message lang kayo and I will connect you kay Ma'am Joyce. Okay? Alright, so, ready or not, start your own business. Yun yung maraming tanong sa atin ngayon na, Dok, hindi pa ako ready pero gusto kong magnegosyo. Pwede ba? Alam nyo, nung last year, di ba, bago mag-end ang 2018, ang dami nagtatanong sa akin, Dok, gusto kong magnegosyo eh. Dok, gusto kong gawin to. Pero ngayon, tinan natin, sa dami ng mga taong gusto na magkaroon ng negosyo, itong year na to, nakakapatapos na ang 8 months, ilan sa kanila ang nagnegosyo. So, yan ang tinan natin. So, running 4 months na lang tayo eh, before the end of 2019. So, ang tanong ko, nakapag-negosyo ka ba? Diba? So, hindi pa rin. Okay? Kung hindi pa rin, kasi nga, iniintay mo maging ready ka. Maging ready ka emotionally, diba? Maging ready ka financially, technically, diba? Makahanap ng magandang lugar. Alam nyo, kaka-ayos natin yan. Kakaintay natin maging ready tayo. And, pecha na. Diba? Anong pecha na? At, hindi pa rin tayo nakakapag-negosyo. Diba? So, yan yung isang katotohanan na dapat nating maunawaan that you have to start your business kahit hindi ka pa ready. Bakit, Doc? Eh, hindi nga ako ready. Because of these five reasons. Number one, because the best time to start your business is now. Ngayon na. Pag naisip mong gusto mo, just do it. Dive in. Diba? Start it. Launch it. Alam nyo, pag meron kang gustong gawin, just start it. Huwag ka nang magtanong sa maraming tao, huwag ka nang masyadong mag-over-analysis because sometimes we are overdoing it eh. Ang tagal nating mag-analyze, ang tagal nating pag-isipan yung mga bagay-bagay. You just go for it, just do it, di ba? Okay, so that's first because you can start your business kahit hindi ka pa ready ngayon na because this is the best time, alright? Second, okay? If you are not yet ready, may mga solution. Kasi medyo iba yung paradigm, di ba? Marami naman magre-react sa atin, magme-message, magagalit, may magmumura pa, di ba? May nagmumura pa talaga eh, di ba? Sabi nila, Dok, ano namang klaseng tinuturo mo? Hindi nga ready, tapos magninegosyo. Yes, because there are solutions. May mga solution kasi, kung paano tayo magkaroon ng negosyo, kahit hindi tayo ready. Okay? Ano yung mga solution, Dok? For example, hindi ka pa ready kasi kulang ang iyong puhunan. Pag hinintay mo magkapuhunan ka, baka pating hawak mong pera na yan, magastos. Ilang taon na yung ganun, di ba? Ilang beses na tayo nagkaganon. Gusto natin magnegosyo, kulang ang puhunan. Ang nangyari, kakaintay mo mabuong puhunan mo, nagastos mo na yung pampuhunan mo. For example, if you want to start a t-shirt printing business, gagastos ka ng 30,000, meron kang 20,000, kulang na lang ng 10,000. Ang dali nang hanapin ng 10,000. Kausapin mo 5 mong kaibigan, di ba? Maghati-hati sila sa 10,000. Then mag-profit sharing kayo. 'Di ba? 'Yun ang solusyon. Kausapin mo member ng family mo. Magbigay ng 10,000 yung kapatid mo, then mag-sharing kayo ng kung paano dapat atihan ng profit. As simple as that. Yung sister ko tatlo kaming naghati-hati doon sa operan business namin. 'Di ba? It's not a problem. May solusyon sa lahat ng problem mo. Kaya bakit tayo pa simulan ng negosyo na 'yan? Dok, wala akong technical skill. Eh di mag-hire ka ng tao na may technical skill. Problema ba yun? Ang daming tao na may skill. Hindi mo kailangan matutunan lahat ng bagay para simulan ang negosyo na yan. Meron akong vlog last year. Alam nyo, kahit minsan, meron siyang spa, meron siyang salon, dalawa. Alam nyo, kahit minsan, hindi siya nang gupit. Hindi siya marunong mag-gupit, hindi siya marunong mag-manicure, hindi siya marunong mag-pedicure, hindi siya marunong mag-massage, hindi siya marunong magkulay ng buhok, pero ang business niya, parlor. Imagine that.
Diba? Anong solusyon niya? Eh, di nag-hire siya ng tao marunong magkulot, marunong magupit, marunong mag-manicure, marunong mag-pedicure. As simple as that. Diba? May e-commerce business, ang mga, you know, masyadong technical yan eh. Ako, hindi nga ako marunong magawa ng website, hindi nga ako marunong password ko nga, hindi ko pa alam anong password ng mga accounts ko eh, diba? So, because I'm not a technical person, lahat na yan ginawa lang for me. Pero, meron akong e-com business. That's irony, di ba? I heard people, Jack Ma, ganyan din siya. Not a technical person, pero e-commerce ang kanyang business. Hindi siya marunong sa internet, pero e-commerce ang business niya. Di ba? Just hire people. So, start it. Kung di mo alam kung paano, just start it. No, hindi ko alam kung ano eh. Lapa akong hindi pa ako ready kasi meron pa akong ano, yung hindi ko pa alam kung saan area. Di, mag-home base ka muna. Ang dami nagsimula sa home base business. Yan muna ang bahay mo, dekorasyon mo muna. Okay, tapat ng bahay mo. Alam niyo nung may isa akong interview na OFW, ang water refilling station. Ang sarap lang ang bahay nila. T-shirt print din, nasa bahay mo lang. Diba? Walang reason para hindi mo, para hindi mo simulan ang negosyo mo. May solution eh. Though hindi pa ako emotional ready kasi may problema ako eh. Diba? Medyo ano pa ako ngayon eh. Eh, kailangan kang magiging ready. Pag napagtagumpayan mo emotional, ano na yan, may papalit na naman dyan eh. Diba? Alright, so, there are solutions sa bawat area na hindi ka ready. Okay? Okay, start your own business kahit hindi ka ready because, number three, you can learn faster and better if you are already doing it. Okay? So, kung ginagawa mo na siya, mas madaling matuto. Diba? Mas madaling nga siyang gawin. Nung nag-start ako ng YouTube channel ko, salamat na. Nag-start ako ng YouTube channel ko, and then sasabi na, dapat Doc, marunong ganun, ganun. So, nung tinatry ko siya, hindi ko naman siya matutunan. I remember, nagpapunta ako dito nang mag-e-edit ng video ko. Hindi ko siya na-gets. So, hindi ko siya matutunan kasi hindi ko naman siya ginagawa eh. So, like yung thumbnail, parang paggawa ng thumbnail, ang dami nagturo sa akin. Pero nung nag-upload na ako ng videos ko, oh, doon ko natutunan, wow, okay pala. Diba? Ganito pala siya dapat gawin. Ito pala yung tamang paraan ng paggawa. Doon ko siya mas natutunan. Diba? Sabi nga, you only understand it when you do it. Diba? Pag ginagawa mo siya, doon mo siya talaga matututunan. So, pag ginawa mo na yan, matututunan mo na rin yan. Diba? Matutunan mo na rin paggawa ng tamang hugis ng cake, tamang timpla ng mga cupcakes. Diba? Tamang video editing, tamang pagpiprint ng t-shirt, matkibit po. Okay? Diba? So, matutunan na rin natin yan pagka nag-start ka na. Diba? Ang mahalaga simulan, no? Nung nag-start ako ng maging speaker, I was lost then kasi first, ano eh, so hindi ko alam kung sa kaliwa, kanan bang emphasis or galaw ng kamay. So, pero nung nag-start ako, pipilitin mo kasi matutunan eh, yung craft mo, pipilitin mo matutunan yung negosyo mo na yan eh. So, pilit ko sana matutunan kung saan ang galaw ng kamay. So, I learned na when you want to emphasize that something, yung main point mo, you go to the center, dun ka mag-ano. Diba? Kaya ganito po ako, minsan, hindi ako mali din na mag-monotone tayo. Dapat may high, low. Medyo pa iba-iba tayo ng tone ng boses. Kaya minsan pag nagbablog, nadadala ko na eh. Minsan sabi naman, Doc, galit ka. I just want to emphasize something. So, pag nasa left ka pala, you're speaking about the past, di ba? Pag yung future naman, bandang kakakana ka. So, something like that. Natutunan ko lahat yan when I started my speaking career. Pero nung di ako nagsimula, di ko naman alam paano gawin yan eh. Di ba? You will learn more, you will learn faster, and you will learn better pag nilaunch mo na ang negosyo mo. Di ba? Alright, so, hindi naman lahat na merong big business. Di ba? Nung nagsimula sila, alam ba nila yan? Hindi naman, di ba? Nung nagsimula nga kami ng, may pangit ko rin, overrun business namin, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng supplier, paano madadagdagan yung supply namin ng ibang items. So, ngayon, meron akong chinelas, may bag, may payong, may pajama, iba-iba ng items. So, nung sinimulan namin, doon namin nakita, ito pala ibang source, ito pala yung ibang items na pwede may benta. Ngayon, dati, nagsimula na kami, we're looking for reseller, ngayon, wholesaler na kami. Diba? Yun siya. You just have to start, okay? You start your own business, kahit di ka pa ready, because your idea now might be obsolete soon. Baka mamaya isang araw, obsolete na yung idea mo, na hindi na pala, hindi na yan ang needs ng community.
'di ba? Na hindi na 'yan yung ano, hindi na 'yan yung needs ng kapitbahay mo ng marketplace. Kasi obsolete na 'yung idea eh, 'di ba? Or baka naman isang araw 'yung idea mo na 'yan ginagawa na nung tao sa paligid mo, magugulat ka na lang, ay may gumawa na noon. 'Di ba? 'Yung ice cream na gusto ko may twist na nasa ano, ay ngayon ginagawa na pala, 'di ba? 'Yung personalized t-shirt printing na with branded ano, na idea ng iba, mama, masimulan na rin ng iba, 'di ba? So baka 'yung idea mo mamaya makuha na, be the first. Sabi nga, the rule of the game is be the first to do it. Di ba? So, ano yung idea mo? Just do it. Di ba? Mama, mag-obsolete o maagaw pa na iba. Number five, okay? Number five, start kahit hindi ka ready because the business idea na o na meron ka, soon it will give you a bigger opportunity. Baka yun makapagpabago ng buhay mo, buhay ng pamilya mo, buhay ng maraming tao sa paligid mo. Yan na hinihintay nila. Baka yun hinihintay ng marketplace. Okay, baka yung idea na something, 'di ba? Look at Zuckerberg. Lahat pala tayo naghihintay sa Facebook. What if hindi sinimula ni Zuckerberg? Hinintay niya muna maging ready siya. Hinintay muna siya makagraduate ng college. Eh, 'di ba? Si Bill Gates, sana wala tayong Microsoft. Kung marami siyang hinintay, na sana nagkaroon muna siya magandang office, nagkaroon muna siya ng 'di ba? So, start it, 'di ba? Simulan mo, 'di ba? Bill Knight, Nike, 'di ba? Ala pa naman siya nagiging transaksyon sa US, nagpunta na siya ng Japan, di ba? So ginawa niya na kung ano yung gusto niyang gawin. Ang target kasi ni Nike is, ang tanong niya, can Japanese sports shoes replace German sports shoes? So, yun yung gusto niya eh. Yun yung gusto niya talaga. So ngayon, look at Nike. Look at Nike. Di ba? May lalaban pa ba sa Nike? Di ba? Sino hindi nagsusot ng Nike sa buong mundo? 8 billion people. Baka lahat yan may Nike. Di ba? Alright? Okay. So, ready or not, start your own business. Dok, hindi ko lang paano. I can help you. Message ka lang sa akin. Okay? I can be your business coach. Okay. Alright. So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas. Para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright. So, thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go.